Kumusta mga ka-BBE? Mayroon ako ngayong nakita na post. Basahin natin. O nga pala, bago tayo magpatuloy sa acting ngayon, bagong nalaman tungkol dito sa isang post ng isang dati na ayaw sa mga Marcos, pero ngayon Marcos na siya. So grabe talaga yung nagagawa na yun ng mga social media. Marami ang namulat sa katotohanan sa mga ginawa ng mga dilawan. So, bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, baga naman pwede, paki-subscribe na yan. Thank you ng marami. So, ito yung isa na post natin nga alamin kung ano nga ito. Sabi ng isang post ng Maharlika Philippines. Yung mga lini supporters na gustong i-boycott yung mga negosyo ng mga taong sumusuporta kay BBM. So, meron pala mga supporters ni Lini Robredo na gusto daw pabuikot yung mga negosyo ng mga sumusuporta kay BBM. Barang nagkamali yata sila. Kung makapagpabuikot kayo, akala nyo mas madami kayo compared sa BBM supporters. O nga naman, no? Feeling nila sobrang dami na nila. Hindi nila alam mas marami yung BBM supporters. Hindi yun magiging big deal dahil higit na mas madami ang matatalinong at naging mulat na sa katotohanan, at yun ay ang mga Marcos supporters na pwedeng tumangkilik sa mga ipinagbubuikot nyo. Tama, may point naman siya. Marami talaga ngayon namulat na sa katotohanan. Just imagine this. What if kayong mga Lini supporters ang iboykot ng mga Marcos supporters? Uulitin ko. Higit na mas marami, madami ang Marcos supporters. Hindi kayo itong nalugi sa pasimuno niyong boycott. Pero, hindi eh. Hindi kami ganun. Dahil tulad ni BBM, iniisip namin ang kapakanan ng lahat. Tama naman, kahit talaga kailan, hindi ko nakita si Bongbong Marcos na nanira ng mga naninira sa kanya. Hindi siya gumaganti. Bagkus, patuloy lang yung kanyang mabuting hangarin sa mga tao. Ganun lang siya. Hindi siya gumaganti. Tama nga naman ang sabi ng iba. Kapag binato ka talaga ng bato, batuhin mo ng tinapay. Mga magaganda ang kanyang binabato lang. Hindi siya gumaganti. Gusto niya sabay-sabay tayong lahat tumasinso. Just think about the difference ng mindset ng mga kabilang grupo. Yung isa na ang hangarin ay muling pabalikin ang kaunlaran ng bawat mamayan, at yung isa naman na ang main priority lamang ay ang mga mayayaman. Tama eh, kung mapapansin nyo, yung priority ng mga dilawan, mga mayayaman tao lang. Walang pakialam sa mga mahihirap. Pero dito kay Bongbong Marcos, kay BBM, pantay-pantay ang gusto niya. Susuportahan niya yung mga mahihirap para hindi yung mayayaman lang yung nananamasa ng kayamanan, which is yung mga kalaban, dilawan, gusto nila yung mayayaman lang kasi gusto nila pagkakitaan yung mahihirap, kaya gusto nila lalo maghirap yung mga mahihirap. Yun yung pangit sa kanila eh. Dito ulad kay BBM, maganda talaga yung mindset. Same with the supporters. Yung kabila gustong manalo yung nararapat dahil iniisip nila pati kapakanan ng ibang Pilipino para lahat tumasinso. Yung sa kabilang grupo naman, imbis na irespeto ang desisyon ng bawat tao sa pagpili ng kanilang pangulo, ay sisirain pa nila ang buhay ng kapwa sa pamamagitan ng pagboykot at paggawa ng maling kwento dahil lang sa iba ang gusto nilang pangulo. I understand your perspective kasi galing ako dyan eh. I was also a victim of dilawan's brainwashing. Tama eh, marami talaga yung nabiktima sa brainwash ng mga dilawan. I was a dilawan until sa araw na nag-grade 6 ako. Napansin ko yung teacher ko nilagpasan niya yung pages ng libro about sa mga Marcos. Tinanong ko yung teacher kung bakit nilagpasan at hindi itinuro sa amin yung nasa pahina na iyon. Sabi niya, hindi ko pwedeng ituro yan dahil yung nasa pahinang ng libro yan ay puro kasinungalingan. Bumalik ako sa upuan ko at nung
Uwian na, inisip ko pa rin yung sinabi ng teacher. Dahil sa sobrang curious ko, tinanong ko mga magulang ko, pati na magulang ng mga classmate ko, kung sino ba si Marcos. Maganda yung mga feedback nila, kaya naisip ko na tama nga siguro ang sabi ni teacher na puro kasinungalingan ang nakalagay sa aklat na yun. Tama, kung mapapansin nyo, kahit nga tayo ng mga nag-aral noong 90s, at saka nung start ng 2000, talagang wala kayong mapapansin na mga magaganda na nasa libro kay Marcos. At lahat ng kanyang mga nagawa, hindi sinabi na kay Marcos. Ganun talaga mga kuan yung mga kalaban niya, yung mga dilawan. Nung ako'y nag-graduate ng high school from Bicol, ay napadpad ako sa Makati at doon nag-aral ng kolehiyo. Noong 2013 ay naisipan ko mag-survey sa mga may edad 60 pataas dahil sila ang nakaabot sa panahon ni PIM, Ferdinand A. Marcos. Sa lahat ng natanungan ko, sa sobrang dami nila na hindi ko na mabilang kung ilan, lahat sila ay magaganda ang sinabi tungkol kay President Marcos. At sa taon na iyon, 2013, ko na tinuldukan ang pagiging mangmang dahil sa kamalian ko na naniwala sa maling panig ng mga Aquino. Tulad ko ay hindi nyo rin kasalanan ang mabrinwas kayo, pero yung hindi nyo pa rin ma-realize ang katotohanan at patuloy pa rin nagpapaluko sa mga dilawan ay isang kahangalan at kataksilan sa bayan. Talagang may point din itong nag-post na ito, no? Kung mapapansin niyo ito sa picture, yung mga nagawa ni Marcos at yung mga ginawa ng Aquino, kung mapapansin niyo, si Marcos nagkipaglaban sa mga Hapon para sa kalayaan ng bansa, nahuli at nakasama sa Death March. Itong senior naman, si Benigno Aquino Senior, nakipagturungan sa mga Hapon, isa sa umalipin sa kapwa Pilipino, tatay ni Ninoy Aquino. Benigno Aquino Junior, nakipagtulungan sa Malaysia, kapalit ay suportahan siyang maging presidente. Ibinunyag sa Malaysia na plano ni Marcos na bawiin ang Sabah. Nakipagpulong sa komunist kay Juma Season at sa mga CPP-NPE na is pabagsakin ang administrasyon nang sa gayon siya ay mahalal bilang presidente. Ito naman si Cory Cuangco Aquino, ipinaubaya sa kamag-anak ang Meralco, naging mahal ang kuryente at nagtaas pa. Tapos ito naman na anak, patuloy na nanira glorifying his mother and father. Samantala yung kay Marcos, refused to the diplomatic relationship to Malaysia, binalak bawiin ang Sabah para sa sultanato at mga tausog. Nag-declare ng martial law para labanan ang komunismong nanggugulo sa bayan. Hinawakan niya ang Meralco nang sa ganun magkaroon ng mababang presyo ng kuryente ang mga Pilipino. Naging mahinahon sa kabila ng kaliwat-kanang paninira sa kanya, kahit minsan hindi siya nakitang nagalit. Ganon talaga yung tunay na leader. Napakagaling. So anong masasabi niyo mga idol? So hanggang dito na lang. I hope na mayroon kayo bagong natutunan patungkol dito sa kay BBM at sa kasama niya. God bless everyone. Bye-bye!